Ayan mga kaibigan, maaga na naman si Ate GB na gumising today. Happy morning nga pala sa lahat, no? Mas inagahan ko pa kaibigan. Ayan, so wala pa mga tao. Very early in the morning pa. Maaga akong nagising, dear friends. Tingnan nyo, oh, di ba? Tingnan nyo, maagang nagising si Ate GB. Bukas na yung ating tindahan. Kasi nga ay... appointment ko po ngayon sa aking doktor. Magpapa-check up na naman po tayo sa ating psychiatrist. Maaga akong nagbukas kasi mamaya kaibigan, i-close ko ito. Walang magbabantay ng tindahan. Ayan, so busy kasi yung mga tao, their friends, ng aking family. Kaya mamaya, ngayon talaga inagahan ko. Mas inagahan ko pa kasi nga mamaya again magko-close si Ate GB, no? Magko-close tayo dahil pupunta tayo sa ating doktor, sa ating psychiatrist. Ayan, time to do our check-up, kaibigan. Every month kasi si Ate GB na kailangan magpa-check-up sa doktor. Ayan, medyo blurred ang kuha ng aking camera. Sorry po. Ayan, so naglista nga pala ako kaibigan, no, dahil pagkatapos namin pupunta sa doktor ko, mag-grocery rin at ako, no, sa suki kong supplier, supermarket. And then after ko mag-grocery kaibigan, ito nga pala yung listahan ko kung anong bibilin ko for today. After ko mag-grocery kaibigan, pupunta rin ako sa pamilihang bayan para bibili ng mga tuyo. Kasi yung ating tuyo, isa na lang, yung isa wala ng laman. Bibili rin tayo ng mga itlog. Kasi yung itlog ni Ate GB, ito na lang kaibigan, no? Mabintang-maminta talaga yung sa garilyo ko, konti na lang. Kaya, kailangan ko talagang mamili after ko magpa-check up. So again, happy morning mga kaibigan, ha? Be healthy kaibigan, be safe palati, no? Ang hirap pag may sakit tayo. Ayan mga kaibigan, maaga-maaga po si Ate GB kasama yung aking pinsa na si Didang. Andito kami ngayon, no? Papunta kami sa High Precision para sa aking SICAN laboratory test. So, nag-lab test po tayo last December. Ayan mga kaibigan, no? High Precision. Punta tayo ngayon. Papakita ko lang sa inyo, no? Doctor's Clinic Laboratory. O, tingnan nyo. So, maganda kaibigan. Thank you so much God. Walang habang pila. Sometimes kaibigan, mahaba talaga ang pila dito. Yan, sumaga talaga si Ate GB. Thank you so much God. Sana okay lang lahat. Ang resulta okay lang mga kaibigan, no? Ayan mga kaibigan, andito tayo ngayon sa loob ng comfort room para kunin yung ating urine sample. Kailangan kasi kaibigan i-check yung aking ihi, no? Kung ano bang mga sakit meron sa Ate GB, malalaman kasi yun sa ihi kaibigan. And thank you so much nga pala, no? Maganda yung kanilang CR, napakalinis. Masaya talaga ko kaibigan, no? Less worry si Ate GB. And after this kaibigan, yung blood kung man yung i-check. Ayan, so na-check na yung dugo na Ate GB, nakuna na po tayo ng dugo. Ayan, so maraming laboratory test kaibigan, no? Yung iba makukuha ngayong hapon yung result, yung iba after many days pa yung result. So after this kaibigan, pag makuha na natin yung result, ayan, pupunta na tayo sa ating doktor, sa ating psychiatrist at ipapacheck natin kung ano bang merong sakit tayo. Ayan mga kaibigan, andito na tayo ngayon sa hospital, public hospital kaibigan, no, para makatipid si Ate GB. Free kasi yung doktor kaibigan at yung check-up mababa lang. Ayan, ang importante maka-free si Ate GB sa doktor. Mahal kasi yung bayad sa doktor. Noon sa kaibigan sa private, 1,500, no? Ngayon, naghihintay ko kaibigan, marami kasi mga tao. Sana maging okay lang po ang lahat. Ayan mga kaibigan, no? Halos ginabi talaga kami sa pag-uwi. Kasi naman, ang taas po ng line. Alam niyo naman, sa public hospital po, ganyan talaga, no? Nung unang business na namin kaibigan na pumunta, unang check-up ko, wala pang 6 a.m., 5 a.m. pa lang po, andoon na kami. Tapos, gabi, malapit na gabi rin kami nakauwi. Kasi naman kaibigan, marami talagang mga pasyente. Kasi halos libre po sa public hospital. Yung pabayaran lang ni Ate GB ay yung mga gamot. Kasi may mga libre naman pong gamot, pero wala yung mga gamot ko. 5 pala yung gamot ko kaibigan. 4 lang noon, pero dinagdagan po ng aking doktor. Kaya ayon. Ang hirap talaga kaibigan, no, na pag magkasakit tayo. Gusto ko rin sana humingi ng pasensya sa inyo po na hindi ko nabisita yung mga channel nyo. Kasi kaibigan, as of now,
Minsan lang po akong gumagamit ng cellphone at saka computers, okay? Masakit po kasi parati yung aking ulo. Sometimes 10-20 minutes, matagal na po yung 30 minutes no, na nagbababad ako sa computer. Kaya pag ako naka-visit ng mga channels nyo, most of the time mga 10 or 15-20 lang na channels yung mabibisita ni Ate GB. So pasensya na po talaga, babawi po ako sa inyo pag gumaling na po talaga si Ate GB. Sana kaibigan ha, mahalin nyo pa rin si Ate GB at supportahan nyo po kahit hindi ako masyadong nakabisita sa inyong channel. I promise po na once na maging okay ako, ayan, katulad ng dati, bibisitahin ko rin po kayo. And thank you so much nga pala kaibigan sa iyo, sa inyo dyan na hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po ito sa akin ng aking family. Maraming salamat po kaibigan, at sana kaibigan kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Kaibigan, laging tandaan ha, bawal magkasakit, dear friends. Hindi naman mahirap iwasan yung mga sakit-sakit na yan. Ako lang talaga kaibigan, ang tigas ng ulo ko noon. Matagal ako natutulog. Ayan, parati pa ako minom ng soft drinks. Mahilig ako sa mga karne. Halos ayaw ko kumain ng gulay. Pag nagluto yung mama ko ng gulay, sabaw lang yung yung parang ulam ko, sabaw lang. Ayaw ko talaga ng gulay. Ngayon na may sakit ako, ayan, parati na gulay, dear friends. At noon kaibigan, tamad ako mag-exercise. Ngayon, I always sit to eat na makapag-exercise ako kahit 10, 20, 30 minutes per day. Alagaan nyo po ang inyong katawan, kaibigan. Ang hirap po nang magkasakit tayo. Katulad kay Ate GB, ang dami ko pong sakit. Sana gumaling na po si Ate GB at kaming lahat na may sakit. Sana gumaling na po. Okay? Kaibigan, take care of yourself, okay? And then, huwag mong kalimutan, kaibigan, yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi posible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, then we have God in our life, di kasi sa buhay natin, kaibigan. Again, the lastly, kaibigan, huwag niyo pong kalimutan, take good care of yourself. Ang hirap pag magkasakit tayo, okay? Thank you so much. God bless.